Hey guys, what's up? For today's video, ipapakita ko na sa inyo yung pinagkakaabalahan ko these past few weeks. Ayan, ito na. Hey guys, what's up? For today's video, ipapakita ko na sa inyo yung pinagkakaabalahan ko these past few weeks. Ayan, ito, nakikita nyo na actually. Itong backyard. Naks, may pa-backyard. Ayan. So, sa mga nakakapanood nung video natin, since lumipat kami dito sa bahay, wala pa to, diba, before? Wala pa yan. So, yun nga, these past few weeks, ito yung pinagkakabalan ko. So, nagpalagay na kami ng stamped concrete, yun yung tawag dyan. Stamped concrete patio. So, ano yan siya? Yun nga, konkreto yan siya, guys. Tapos yung finish niya, parang wooden finish, ganun. And then, kumuha na rin kami ng mga upuan para dito sa fire pit. Lahat yung binili namin. Ito, pinatayo namin itong pergola. Or yung, yeah, pergola tawag dyan. Diba? So, binili lang siya online. And then, humanap kami ng mag-i-install. So, naka-fix din yan sa concrete. And then, itong furniture. Well, in short, lahat yan. Binili, syempre. So, ito yung itsura ng furniture. Yan, ito sa IKEA namin binili. Itong, yung rug. Saan ako? So dito tayo mag-vlog ngayon. Pero bago ang lahat, papakita ko sa inyo anong meron dito sa patio. So itong umbrella, para syempre ganyan. Pagkwentuhan kayo dyan, tas maaraw, or umaambon, wow, may papayong. Sinara ko lang kasi wala namang kailangang payungan, diba? And then, itong grill, andyan na siya. Kasi nung dati, nagigrill ako sa driveway lang eh. Kasi wala pa kaming patio. So ngayon, mas okay na, pwede na tumambay dito. And then, mas bawas na yung ano ko, imomow ko. Yun talaga yung pinakamasaya. Tsaka yung didiligan ko. So today, dito tayo mag-vlog, guys. And hiningal. Ang init kasi. Kung bago ka dito sa channel na to, guys. Hello, ako po si Vince Filipino, living the American dream. At gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At nasagot natin yung mga tanong or mga comments niyo dun sa previous video. Gawin na natin siya ngayon. Lang ang init, guys. So yun lang yung ano niya, downside niya. So yan, may mga pailaw din yan, by the way. Wait lang, kunin kayo phone ko. Magre-record tayo ng audio din kasi hindi ko sure, baka yung audio na naririnig nyo ngayon is mahangin. Maski mainit, guys, medyo mahangin, hindi lang halata. Meron din kami pa-plan, by the way, sa IKEA din galing yan. Pero ito, sa tao talaga namin binili, sa furnituran. Ayun lang, kapag mayroong dumadaan na kotse, maingay. Anyway, magre-record din ako ng audio na separate para sure na maririnig nyo to. Wait, patong lang natin. Kita nyo yung chat ko. Wow. Ay, bago pala tayo magsagot, at papakita ko muna sa inyo yung itsura. Ano yung itsura niya sa gilid, sa malayo, ganyan. So, yun. So, yan, itsura niya dyan. So, yun yung bahay. And then, ito yung itsura niya sa likod. Itsura yung init, guys. Hindi ko makita masyado yung screen. So, yan. So, yun yung itsura niya. Hindi ko alam kung ma-appreciate nyo. Hindi ko makita yung screen eh. Pero, yan. Yung itsura niya. Okay, so let's go. Yaokan Avicilia, Kuya Beans, got my license and tanggap na mi sa work. Uy, congrats Yaokan. Thanks sa mga tips mo. Biruin mo, nitong July lang ako dumating. No, in September. Uy, grabe, congrats. Ang bilis mo makahanap ng work. 2 months lang, ano? Tas meron na mi work and license. Paano po pala process nyo sa pagkuha nyo ng own car nyo? Ano po FB nyo? Para po machat kita if ever mag-ask mi sa'yo. I don't have Instagram kasi eh. By the way, thanks for your help. Full videos, you're welcome. Yaokan Avicilia. Simulan natin dun sa question niya na paano po pala process niyo sa pagkuha ng own car. So actually, ito yung suggestion ko talaga. Pumunta ka na diretso doon sa dealer. Di ba may mga dealer ng kotse dito? Dumiretso ka na doon. And then, meron naman silang tinatawag na in-house financing. Yun, tas tutulungan ka nila. And ito din pala, tip or suggestion. Huwag ka mag-stick sa isang dealer lang. Gawin mo, hanap ka online saan yung mga dealer na available yung gusto mong kotse. And then, pagpunta mo doon, mag-try ka mag-apply ng financing. Tapos, try mo ulit sa iba pang dealer. And then kung ano yung pinakamura or pinakamagandang deal for you, doon ka para, di ba,
mas practical. So, yun. Ay, process sa pagkuha ng own car yun. Yun lang talaga yung pagpunta namin doon sa dealership. Wala na, wala ka. Hindi siya ganun kahirap kumpara sa Pilipinas. Naalala ko nung binili ko yung Wigo ko. Parang ang daming papeles na hiningi sa akin. Pero dito, sobrang bilis lang. Kailangan mo na yung sarili mo. Tsaka pan down kung kailangan ng down payment. Pero dito guys, maski zero down, hindi naman lahat. Kasi nung pumunta kami ng BMW before, nire-require nila kami ng 3,000 down payment. Depende sa dealer din at sa pag-uusap nyo yata ng dealer. Next, ano po FB nyo? So meron ako FB page, yung Vince Leonardo, yung may YouTube shirt. Yun yung FB page ko. Pero yung personal ko, kasi talagang close friends and family lang yung ano ko dun. Friends ko dun, sa, nasa friend list ko sa FB ko. So baka hindi kita ma-accept sa personal, syempre. Kasi talagang sobrang konti lang yung friends ko dun. Dun sa FB page, ano ba yun? Ba't may lama? Dun sa FB page, pwede ka mag-message. Pero guilty ako kasi hindi ko masyado na-check yung messages doon sa FB page. Pero chine-check ko sa minsan. Gumawa ka na ng Instagram kasi. Or dito na lang sa, ano, sa comment. Pero kung gusto mo nga ng personal, gawa ka na ng Instagram, message me there. Send me a DM kung ayaw mong i-expose natin yung mga tanong mo dito. So yun, thanks. Yaw ka na, Vesilia. John Paul Manabat. This comment is 2 weeks ago. Ay, sorry naman. Kuya Vince, mame-medical ako sa St. Luke sa September 1, 2022. Kinakabahan ako. Pengi tips, Kuya Vince, mahal pa man din babayaran ni Papa, 16,500 pesos sana pasado, Kuya Vince. Oo nga, ang mahal magpa-medical na, pero kailangan talaga siya kasi isa siya sa mga requirements, diba? Yun, September 2, Kuya Vince, pasado ako, Kuya Vince. So, uy, congrats, congrats. Saka diba normally pag after immunization is may bibigay silang yellow envelope para yun sa embassy sila magbubukas. Tama. Pero ngayon bakit through system na? At after, sorry ang hangin, di ko alam kung naririnig nyo guys. Tapos yung mga kapitbahay ko, parang lakas ang boses ko. Anyway, bahay ko naman to. Pero ngayon bakit through system na? At after interview, babalik kami sa St. Luke's para kukunin namin yung vax cert or vaccination certificate. Diba hindi naman ganun dati? Parang hindi nga ganun dati. If, correct me if I'm wrong, sa mga medyo kasabayan ko dumating dito, if I remember correctly, ganito yon. So pagpunta ko dun sa St. Luke's Extension Clinic sa Manila, meron akong fill out na application form. Tapos pagtas ko mag fill in na application, meron akong pinuntahang floor. Parang iba-iba yun, hindi naman siya, parang hindi siya in order. Merong laboratory para nga sa blood and urine test, tapos radiology for the x-ray, and then yung immunization, yung pagturo, yung mga vaccination nga. Last yun, kapag yun yung day 2, kasi day 1 and day 2 yata yun. Sa day 1, kapag pumasa ka dun sa chest x-ray, hindi mo na kailangan mag-IGRA test yata. Yung IGRA test yata, para malaman kung may TB ka. Ay, hindi ko sure kung mag-IGRA ka kapag sa day 1. Mag-IGRA test ka yata kapag bumagsak ka doon sa... Hindi mo bumagsak. Kapag mayroong findings doon sa chest x-ray. So yun, parang ganun yun eh. Ganun yung tanda ko eh. Nag-laboratory ako, yun nga sa blood and urine test. Tapos yung vital signs, which is yung normal na ginagawa. And then yun nga, laboratory, chest x-ray. Ang personal experience ko, mayroong findings sa ano. Pero hindi ako na-surprise doon kasi ever since, meron parang... ano, mayroong scar sa lungs ko. So, kailangan ko mag-undergo nung igrates pa. Basta yun, may nakita nga sa chest x-ray ko. So, I had to undergo yung sputum test na in-schedule siya. Kaya, na-delay ako ng 2 months kasi kailangan i-make sure parang kinulture pa daw yung ano, yung tawag doon. Parang may kinukulture yung sputum mo. O basta yun, specimen, whatever, ganyan. Tapos, kailangan mo siya ipasa. Kasi kapag may findings doon na yun nga positive ka for TB, kailangan mo mag-treatment for 6 months. Buti na lang, 8 weeks yung culture na yun guys. So November, tanda ko November yung sa akin eh. Kaya nakaalis ako around February kasi si Commander na kaya nauna sa dito ng 1 month. January sa dumating, ako February kasi I had to wait for my yung sputum test nga. Awa ng Diyos, negative naman for TB. Pero sabi talaga nung nurse dito ba or yung doctor na nag-check na sa akin pagdating ko dito. Kasi nag-feel, sinishare ko lang yung experience ko. Sabi nila, prominent siya sa bansa natin, sa Pilipinas, kasi tropical country siya na ang daming TB cases. So, maski wala kang TB, parang meron kang ano, nalalanghap ng mga ganong, I don't know, bakteriya ba? So, kaya minsan may nakikitang something weird sa chest x-ray natin. Natin mga Pilipino. So, pagdating ko dito, chest x-ray nila ulit ako. Sabi nung ano, nung doktor, sabi niya for him, sorry may eroplano ano ba yun, sabi niya for him wala yun, negative talaga, pero para sa ano,
para kasi i-report sa immigration, kailangan nila i-check ulit. So yun, ako ng Diyos, wala naman. So negative naman tayo for TB. So yun yung experience ko. Yung immunization, kapag naipasa mo na yung chest x-ray mo, kapag after, kasi yung sa akin after 2 months eh, 8 weeks yun. So nung after 8 weeks yun nga sabi ni St. Luke's na wala negative for TB, doon na nila ako binigyan ng immunization shot. Yung ano, mayroong mga immunization for rubella, mga kung ano man, chickenpox. Hindi ko alam. Basta may mga immunization na binigay. Dalawa yata yung shots na mayroon. Apat ba yun? Binigay nila sa akin yung CD nung ano, chest x-ray ko. And then yung immunization records. Yung record ko, yung medical records ko, alam ko sila, si St. Luke's na yung nag-forward directly kay embassy. So, ganun. Correct me if I'm wrong, pero ganun yung tanda ko. Pero alam ko tama ako. So, yun, John Paul Manabat. Mobile gaming, good day po. Ask ko lang po, may 2 years na ako na life insurance dito sa Pinas. Kasama na rin yung tig 2 years sa mga anak ko po. USRN na po ako and nasa process na ako para makapunta dyan. Ask ko lang po if i-give up ko na ba ang life insurance namin dito para sa US na lang ako kukuha or i-retain ko yung insurance po. Need help to decide po talaga kasi 7K per month din po kasi hinuhulugan ko per month para sa 3 life insurance. Thanks in advance, God bless. Ganyan din yung sa akin. Meron ako ng life insurance sa isa sa mga kilalang life insurance dun sa Pinas and before I moved dito sa before I migrated dito sa US, in-stop ko na sa, baka magalit yung mga kaibigan ko na sa life insurance. Hindi kasi ako talaga, wala akong means para ipagpatuloy yung life insurance ko before. Kasi nga, gaya niyan, binenta ko yung binili naming kondo sa Pilipinas kasi kailangan namin ng pocket money dito panimula. So, hindi ko rin alam paano ko mababayaran monthly yung life insurance ko dyan. So, I had to terminate my contract. Pero kung ako, ito talaga tip ko or suggestion ko, kung kaya mo naman siyang bayaran, pero gaya nga na sinabi mo, medyo mahirapan ka 7K din yun per month. Kapag nag-work ka naman natin dito, ma-afford mo naman na rin magkaroon ng life insurance dito. Yun, kung mahirapan ka, sige, stop mo na siya. I give you my blessing. Wow, sino ba? Pero yun lang yung ano ko, if I were in your situation. Ganun kasi yung ginawa ko. Pero kung afford mo naman na bayaran siya monthly, 7K, then tuloy-tuloy mo lang kasi sayang din yung nasimulan mo eh, di ba? When the time comes na mag-mature na yung policy mo, yung insurance mo, marami kang perang makukuha. Pero yun, kung hirapan ka, stop mo na. So yun, sorry naman sa mga friends ko na nasa insurance industry. Maymay Arellano, hello po, watching from Paranaque. Uwi, that's out, kid. Hello, Maymay Arellano, more power and more videos to upload. Thanks, Maymay Arellano. Next, Wharton Benchley Paciente. Naks, ganda ng pangalan eh. Kuya Vin, silent subscriber here. IT kasi kukunin kong course, so fear talaga gusto kong field. And I'm 18 years old and simula magpagkabata, mahilig talaga ako sa technology eh. By the way, meron din ako mga friends dyan sa US, na US citizen, and I'm planning to work and live there pag natapos ko na yung college. In demand din ba IT dyan, like software fields? Advance, thank you sa sagot, Kuya Vince. You're such an inspiration. Stay safe palagi. See you soon. Stay safe. See you soon too. Libre mo kung ano, ha? Kain. What? EG? Libre mo ako shot, bro? Yun, ganun. In demand? Kung in demand ba ang IT? I don't think kasing in demand siya, like yung mga nurses, yung mga nasa medical field. Feeling ko hindi ka mahihirapan humanap ng work. So yun, does that make sense? Hindi siya ganun ka in demand gaya ng mga nurses. Pero kapag nag-apply ka as IT dito, feeling ko makakahanap ka naman din agad ng work. So yun, ang daming ano na sinabi pero ang kutil na sagot. Sorry naman, pero yun. Christian Alin Acosta. Hi sir, hello. Ilang years po babayaran pag kumuha ng bahay sa US? Very informative po mga videos niyo. God bless. God bless you to Christian Alin Acosta. Alin. So ang maximum, I believe is 30 years. Merong 10 years, may 15, may 20, 25. Depende sa mortgage na a-applyan nyo. Pero normally, halos lahat na naman ng tao dito. Gaya ng sinabi ko sa inyo guys, nag-work ako before sa mortgage bank. Karamihan talaga nung nakikita ko is sagad talaga 30 years. Kasi hindi siya ganun kabigat sa bulsa kung 30 years mo babayaran yung bahay. So yun, 30 years ang sagot. Pinakaba pa yun. Mary Joy Tardagela Lagrason. Oh, pa-full name ah. Hello. Kuya Vince, hello po. Ask ko lang if may idea or experience po kayo sa visa application na medical purpose. Bali, dalhin sana namin si baby sa US for surgery. Since multiple times na siya na surgery dito sa Minas at hindi pa din okay. Grabe ko naman si baby. Pero pagdasal natin si baby guys, yung baby din Mary Joy Tardagela Lagrason. With sponsorship and invitation po, godparents ni baby. Uy, ang bait naman.
Ano po kaya needed documents galing kay sponsor? Will it be easy para sa medical treatment ni baby kahit wala kami insurance or anything since hindi kami citizen dyan? Cash basis po by sponsor. Grabe kung sino man yung sponsor mo, sobrang bait niya at sobrang yaman niya. Kasi dito, ang mahal-mahal magpa-check up or even what more, diba, surgery, tapos wala kang insurance. Kasi ang sobrang mahal talaga niya, guys, promise. Diba nakuwento ko na sa mga previous vlogs ko, nagpatanggal lang ako ng pigsa. Umabot kami ng $2,000. After na yun, magbayad ng insurance. Yung parang after PhilHealth, diba ganun yun sa Pilipinas? After ng HMO and after PhilHealth, $2,000 pa rin yung binayaran namin. Ang mahal-mahal. Tigsa lang yun, guys. Di sana ako na lang nagganoon ng bote. So yun. Anyway, going back. Tawag dito, ano yung needed documents? Naku, Mary Joy Tardagela Lagrason. Kung meron ka Instagram, message me. I-research ko siya. And itatanong ko siya kay attorney. Sa attorney na kakilala ko. So kung napanood niyo yung live show. Kung napanood niyo yung live show na guest ako doon kay Catch sa Two Monkeys Travel na alam ko in partnership or pinalabas rin siya sa TFC and yun nga sa FYE channel recently. Panoorin niyo pala siya sa ano, guys. Panoorin niyo pala siya sa Facebook. Alam ko nandoon yung recorded version. Pero ipapalabas siya FYE channel or yun sa TFC nga. Itatanong ko kay attorney kung sasagutin niya, pero I think sasagutin niya itong tanong na to kasi mabait naman si attorney. Message me on Instagram, i-relay ko tong tanong mo kay attorney para sure, kasi medyo seryoso tong ano tanong na to, 'di ba? Para sure natin at para wala kang alinlangan. Pero kung may nakakaalam sa mga nakakapanood ngayon, guys, comment down below kung ano ba yung needed document. Nalo ganyan na godparents yung magsponsor tapos wala silang insurance. So yun. Thanks in advance sa makakasagot. Sis Car Daniela, hi Sir Vince, pag nandito po ba sa Philippines, mahirap po ba ang mag-apply ng work dyan sa US as sa hotel industry? Thanks po. Honestly speaking, feeling ko pag nandiyan ka sa Pilipinas as mag-a-apply ka dito sa hotel industry sa Amerika, feeling ko medyo mahirap. Don't lose hope kasi kung merong available naman na work, ibig sabihin, yun nga, naghahanap talaga sila ng tao. Unless sabihin nila na hindi sila willing mag-sponsor ng visa, then yun, huwag mo na-applyan yun. Pero kung wala namang sinabi, applyan mo lang ang applyan. Don't lose hope. Makukuha ka din, promise. Pero going back to your question, kung mahirap ba? Yeah, medyo mahirap. Hindi siya madali. Pero feeling ko hindi naman sobrang hirap. So yun, ibig sabihin, meron talagang chance. Maria Rachel Roman, hi Kuya Vince, thank you again for mention me. Buti nag-upload ka ng paano bumili ng house sa USA. Nasa plano ko din na tumira dyan with my parents. Pag naging US citizen, kunin ko sila at new house. Siyempre po, mag-ipon mabuti para may pang down payment sa house. Diba po? Siyempre. Parang feeling ko hindi ka na makakabili ng bahay dito pag wala kang down payment. Requirement talaga yun. Praying in God's time po. Pray natin yan. Anyway, still and finish your vlog. Keep uploading. Video are informative. God bless and stay safe, Kevin. Stay safe and thanks for always watching and the support, Maria Rachel Roman. Chef Tabs, Sir Vince, ano po nangyari sa SSS Pag-ibig or life insurance nyo nung nag-migrate kayo? Did you continue or stop? Uy, nasagot ko na pala to kanina pero ulitin natin. And ano po yung mga bagay na di pwedeng i-continue sa Pinas after you migrate, just like buying property sa Pinas, things? Yun, yung SSS Pag-ibig at life insurance ko, ni-stop ko lahat nung nag-migrate ako dito. Kasi syempre, SSS naman, dinededuct naman yun nung nag-work ako sa Pilipinas. Eh, since hindi naman ako nag-work sa Pilipinas, so hindi na nagde-deduct yun. I mean, does that make sense, diba? So, wala na yun. Pag-ibig, ganun din naman. So, yung life insurance, sasagot ko na, ni-stop ko na siya. Pero kung meron talaga, kung afford ko talaga before na ituloy-tuloy yun, hindi ko siya i-stop. So, yun. Tapos, ano pa, mga bagay na di pwedeng i-continue sa Pinas. So, ito, i-correct ko lang. Pwede ka pa rin bumili ng property sa Pilipinas maski, kasi Pilipino pa naman ako, guys. Hindi pa ako citizen ng US. So, pwede akong bumili ng property sa Pilipinas or even after maging citizen ako ng US. Kasi ang alam ko, all Filipinos and former Filipinos pwedeng bumili ng property sa Pilipinas. So, kung mayroong mga attorney dyan or kung correct me if I'm wrong, pero alam ko tama ako. Kung mali ako, edi, sorry. Pero yun, nabasa ko yun sa na pwedeng, kaya maraming mga kababayan natin, di ba? Maski mga citizen na sila dito. Bumibili sila ng mga condo, ng mga resort sa Pilipinas. Kasi yun as investment. Kaya pwede yun. So, ayun. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. So, yun. Pinakita ko na sa inyo today. Dito ko nakaupo sa ating sa ating patio. Maganda ba, guys? So, ayan. Katas to ng mga kinita natin sa Instagram. Kung nakita nyo, ay hindi. Sa Facebook ko pala siya pinost. Wala ako. Kasi nagiloko sa aking bahay. Hindi ko alam kung alam niya yung YouTuber ako. So, ayan. Katas to ng mga kinita ko sa Instagram. And then, kasi bago mag-fall or winter, kailangan matayo na to. Kaya, pinost ko talaga siya. Ayan. So, kung maganda ba? Ito yung pinagpupuyatan ko sa reels. Thank you so much for watching. Ayun lang. That's it for today. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. At kung meron
meron kang mga tanong, anything about under the sun, buhay Amerika, comment down below. Follow me on my social media accounts and magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye!